gumagamit ka ba ng shields na ganito? Kung hindi ka gumagamit, ay gumamit ka na. Lalo na ngayon, putok na putok ang sikat ng araw. Tapos wala kang shades. Dali ang vision ng mata mo na ito. Hindi mo mamaramdaman ngayon, pero yung long term effect, doon mo mararamdaman yung paghina ng iyong paningin. Dahil sa lakas ng sikat ng araw. Para sa akin, hindi importante kung mamahalin o hindi yung shades mo. Ang mahalaga, meron kang protection sa tinatawag na UV light na dulot ng matinding sikat ng araw para sa iyong mga mata o ating mga mata. January 19, taong kasalukuyan, taong 2024 na, nang ma-diagnose yung mata ko kasi pinacheck up ko dyan kay Sarmiento yung mata ko at ang findings niya ay may katakata ko dahil pag iniilawan yung mata ko, nasisigaw. At ayon nga kay Doc Sarmiento, kahit na magpalit pa ako ng bagong reading glass ay hindi na talaga obra, talaga may katarata na daw yung mata. Kaya sa mga kapwa ko driver na mga masada ng tricycle, sigapin yung malagyan ng shades ang inyong mga mata. Kasi alam nyo na, sa anumang bagay, mata talaga yung pangunahing kailangan natin. Hindi man tayo namamasada ng tricycle. Sa ayun nga kay Dr. Sarmiento, nakakapagtaka daw dahil bata pa ako, 50 years old pa lang, ay may katarata na ako. Hindi daw pangkaraniwan ang ganun. Kaya dapat talaga ang ingatan natin ang mata. Batay sa aking pagsasaliksik, hindi lang pala vitamin A ang kailangan ng mata. At siya nga po pala, isa na rin sa sunglass na i-recommend ako. Halimbawa, naka-reading glass po kayo. Itong kapag ito. Biclip. Biclip na shades. Na mabibili nyo rin po sa Shopee online. I-click ko na lang yung link sa baba para saan sa mga nice po. At ito nga ako yung declip na shades. Kaya ako sinabing declip kasi matatanggal po yan. Ganito. Mabibili nyo to sa Shopee. Ito yung reading glass. Actually, pang ano ko to, parasite. Tapos yan, ikakabit siya uli ng gano'n. Ayan. Kaya akala mo, shades na. At di ba, naiakari na. Importante rin talaga yung shades.
sa niya na dahil pag ganyan yung hindi na sikat ng araw, hindi kakayanin talaga ng mata natin yung mahabang ano, direct sunlight, di ba? At maaaring makadami talaga ng mata natin. Nagaya ko nga, na-diagnose na nagkatarata ako, kaya lagi na ako nagsishades pag matindi sikat ng araw. Kasama niya na rin po yung helmet ko, ginagamit ko na ngayon yung mga kumbaga shades ng helmet. Yung helmet namin, kita ko lang. Kung kukuha rin lang kayo ng helmet, ayan, kinabitan ko na ng sticker. Kung kukuha kayo ng helmet, dapat yung may shades din. Ayan. Sige ka ba? Ayan, may shades. Para pamprotekta nga sa araw at alikabo. So, yun lamang. Yes, Cub Channel. Ayan. Yes, Cub Channel. Kasi dati hindi ko ginagamit talaga yung mga shades. Kasi hindi ko ginagamit yung gano'ng matakunan. Meron na siya nakatarata. Si Thomas ang may katarata. Nag-ulap, tapos nagdodobol yung mata ng mga tao na yan. Nakikita ko. Tapos, yung mga itipitip na makakala. Ayun po yung sinyalis na may katarata yung mata. Ewan ko lang sa iba, pero ito yung bagay sa karanasan. Kaya yun lamang, sigapin mag-change habang namamasado ng tricycle. Kahit hindi namamasado ng tricycle, lalo matindi sikat ng araw. Maaaring talaga makadamage sa mga. Pag bata ka pa, hindi mo mararamdaman yan. Pero pag umidad ka na, dun mo mararamdaman yung effect na. Kumbaga, yung long-term effect, dun yun na po malalaman. Sabi nga ni Dr. Sarmiento, masyadong bata pa raw ako para magkaroon ng katarata. Dapat daw ang mga pinatamaan ng katarata, 60 pataas. E ako, 50 pa lang po, may katarata. Sa mga nice na hindi magkakatarata, sigapin nyo mag-shades pag matindi sikat na araw. Sama nyo na rin dyan yung, kagaya namin, tricycle yung mga alikabok, langis ng mga kalsada, at yung mga hard objects na tumatama sa mata. Sama pa rin yung mga insekto na tumatama sa mata. Nakaka-apekto rin yung sa mga parte ng mata natin. Just come join now.